Hello guys, welcome back to UJTV. Guys, lulubos-lubosin ko na yung paggagawa ko ng reaction video. So, kanina, gumawa ako ng reaction videos doon kay Kat. So, kung mapapansin nyo, ito pa rin yung suot ko. Kasi gusto kong makagawa na ng dalawang reaction videos. At yung momentum ko, yung pagiging seryoso ko doon sa unang videos na ginawa ko about kay Kat, sa kanyang lalamunan, diba? Sa kanyang boses. So, ito naman, mapapanood natin dito, medyo, ano din to, seryoso rin. Kaya, hindi ko kayang i-switch yung sarili ko sa, ano guys eh, kung naninibago kayo sa akin. hindi ako magiging masaya sa ganitong mapapanood kung ganito naman yung magiging caption nila. Masamang komento ay pwedeng makapatay ng tao, bakit humantong? Tapos yung kanila pang thumbnail, nakasabit, Diyos ko. Sino ba naman sa simula pa lang eh ang iyong pagiging hyper eh nandoon, 'di ba? Parang imposible. Kasi ito may nararamdaman ako dito, seryosong bagay na naman 'to. Hindi ko lang sure kung anong content 'to ulit, kung paano gagawin 'tong ganitong caption nila. Ang mangyari pa gawin natin, sabihin niyo ako, mag-react tayo dito sa papanoodin natin. Okay? So 'yun naman sabi ko sa inyo, in 3, sabihin niyo ako. 2 1 Go. S1 Talent Entertainment. Thank you. Oh, naiyak siya. Nakakadala yung iyak ni Ining dito, guys. Nagpapasalamat ako dahil may mga taong nagmamahal sa akin. Lumiligaya ang araw ko. Katuwa guys, ang sweet naman. Andyan ang mga kaibigan ko. Maasahan. Masasandalan. Yes. At makakaramay sa problema. Kasama ko sila. Yes. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nagbago sila. Kumbaga, nag-iba sila. Dumating yung pangyayaring pati pala sila uhusgahan ako. Na? Kinikilibutan ako guys, oh. Grabe. Yung mga taong inaakala kong unang makakaintindi sa akin. Kinikilabutan ako pag ganito. Sila pa pala yung mga taong unang huhusga sa akin. Grabe. Pakiramdam ko, parang nawalan na ako ng mga taong masasandalan. Grabe yun, guys. Hirap dito, guys. Nag-iisa na lang ako sa gitna ng problema. Dumating na rin sa punto na sobra na yung pag-alipusta nila sa akin. Nang kinikilabutan talagang ako sa ganito, guys. Kinalimutan na nila ang lahat ng pinagsamahan namin. Po. Napakabigat na ng mundo ko. Grabe to.
mahirap pala. Mahirap palang harapin ang problema na mag-isa. Wala kang makakaramay. Yes. Mahirap. Grabe yung content nilang to, guys. Grabe. Ramdam mo sa puso mo yung ano. Content na to. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Sister, ayan, may natawag sa kanya. Parang gusto ko na lang mapag-isa. Hindi ayaw ko nang makipag-usap kahit sa pamilya ko. Dumating din sa puntong ayan, boyfriend. Pati ang boyfriend ko. Hirap nito, guys. Gulong-gulo na ang utak ko. Feeling ko kasalanan ko lahat ang nangyayari. Pati yung mga taong mahal ko, unti-unti nang lumalayo sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakakilabot yung ganito. Baka miserable na ng buhay ko. Nakapagod na ako. Nangihina na. Pati ang isipan ko. Nako po, kinikilabutan talaga ako, guys. Asa na yung mga tao? Nagmamahal sa akin. Ay. Wala na. Talagang kinikilabutan naman. Mag-isa na lang ako. Ha? Grabe yung content! Ang intense talaga. Ayaw na nila akong lahat. Shucks! Pati boyfriend, nawala na. Lahat. Maganda pa si Hipon sa'yo. Sa totoo lang, masama pa nung galing. Wow, kamuso naman to. Kala mo si Oy Roles at si Shai. Inang ko po, ang daming. Ano ba to, guys? Kahit matulog lang saglit, hindi ko na magawa. Sino yung mga pangalan na yun, guys? Talaga ba mga basher yan? Dugami, Malandika, Moriente, Miss Manila, tingnan mo mukha mo. Maganda si Hipon. Mga walang kasalanan. Napakaraming nagkukomento. Napakaraming nanghuhusga. Bakit naman? Yan parang nangitin na ba sa pwede dito ko ngayon. Ito yung kay Nahipon, guys, sa akin is Manila. Ito yung mga nangyayari talaga ito. Nakaya. Nangyayari mo ang mahiharap sa kanila. Sa tingin ko, hey, grabe. Wala nang kwenta ang buhay ko. May kilabutan ako, guys. Wala na rin naman akong halaga. Mali. Hindi ito. Hindi ganito. Huwag ganyan! Hindi na ako magiging ay! Mali! Ko. Mali! Okay. Mali, mali. Pahayag. Mali yun.
Ay, Diyos ko po itong video na to. Mali yun! Mali! Stop. Stop ko na yun. Mali yun, guys. Mali. Mali yun dulong yun. Hindi ganun dapat yun. Guys! Grabe. Grabe yung content na to. Grabe itong reenactment na ginawa ni Ineng yung may sulat na sasabihin at i-reenact nila. Niya. Guys, ang pinaka-the best po na makakatulong sa atin, lumapit tayo sa Diyos. Magdasal tayo. Alam nyo guys, ginagawa ko yan. Kapag ako eh, wala na talaga akong maiisip na paraan papaano ka makakasurvive, papaano bumababa na yung aking confidence sa sarili, parang wala na ba talaga akong silbi sa mundong to, ganyan. Ang nangyayari sa akin, nire-reverse psychology ko, nagdadasal ako, kung wala man ako sa simbahan, nakahiga ako o nasa isang kwarto ako, taintim akong nagtatanong kay Lord, ano ba nangyayari sa akin ngayon? Bakit ba nagiging ganito yung sitwasyon ngayon na dating masaya ako? Ngayon is parang nababaliktad na. Yung lungkot, nawawala na lahat yung mga saya, nawawala na yung mga kaibigan ko, yung mga relatives ko, boyfriend ko, girlfriend ko, ganyan. Tinatanong ko yung ganyan, guys, sa Diyos. At minsan, mayroong nagiging sign sa akin na pak, ito na, nandito na ako, bumabalik na ulit ng unti-unti. Yung confidence ko nataas ulit. Bakit? Kasi sa kanya ako lagi nagtatanong, guys. Hindi ko sinasarili yung aking problema. Kung hindi man ako papakinggan ng mga nasa paligid ko, walang makakapakinig sa atin kundi si God. Lagi lang, nang kinikilabutan talaga ako sa ganito, guys. Kasi alam nyo kung bakit ako kinikilabutan. Maraming ganito eh, yung mga nagpapakamatay, guys. Maraming ganito. Yung talagang may baon sa utang. Sa amin may ganyan, guys. Nabaon sa utang, ayaw ko nang banggitin, nanay siya. Nabaon sa utang, ang dami niyang anak, hindi niya mapakain. Siyempre, may stress ka ikaw ang ina eh. May stress ka, talaga. Alos, siguro tatlong pagitan lang ng mga bahay, yun yung kanila. Tapos, nagpakamatay siya sa may puno. Ay, sorry, hindi sa puno. Sa loob ng bahay, dun siya natagpuan, nakabigti na siya. Para lang matapos sa kanya problema. Pero hindi yun totoo yun, guys. Hindi matatapos sa problema mo kahit mamatay ka na. Kasi may kaluluwa ka eh. Paano manatahimik yung kaluluwa mo kung ganun? Kawawa yung mga naiwan. Kawawa yung mga naiwan mo na hindi nila alam na yun ang gagawin mo sa buhay mo. Kikitilin mo yung buhay mo. It's a big, big wrong. Guys. Kaya sana sa lahat ng mga nanonood ng ganito, isipin ninyo na nandiyan si God. Na nandiyan siya para makita ka. At siya rin yung gumawa niyan para sa iyo, para ma-build yung iyong kakayanan pa. Ma-upgrade ka pa, ma-uplift ka pa, magkaroon ka pa ng panibagong pagsubok sa buhay. Pagsubok kasi ito eh. 'Di ba? So, huwag kayong mawawala ng pag-asa lagi. Sa lahat ng bagay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lahat 'yan may katumbas na kaginhawaan kapag nalampasan mo yung pagsubok na binigay sa iyo ni God. Ganun lang masasabi ko sa inyo. Kasi yan yung nangyayari yan sa akin. Pero talagang lumalakas ang loob ko. Nagiging madiskarte lalo ako sa buhay ko dahil kay Lord. Kahit dahil sa Kanya. Pag ako humingi ng agad sa Kanya nang bigyan mo ko ng sign, paano ko masusolusyonan, alam ko ikaw nagbigay ng nag-provide sa akin ng problemang to. At alam ko na alam mong kaya ko gawin na masolusyonan to. So, yung sign na yon, kapag nandudun at na-feel mo na yun na yon, bigyan mo na ng patience, makikita mo rin yung sign kung paano maroresolbahan yung problema binigay sa'yo ni God. Okay? Ganun lang guys, sa laging ganito tayo, huwag mawalan ng pag-asa, laging tumawag sa Diyos, huwag mawalan talaga ng pagtawag sa Diyos, pagtulog, paggising, magpasalamat agad, buhay, at pagtulog, magpasalamat agad, bago matulog na natapos mo ang buong araw mo at humingi ka ulit ng panibagong lakas kinabukasan para sa susunod na araw. Diba? Ganun lang. At laging naka-smile dapat, guys. Tanggalin yung mga ano. At ito pa, yung mga bashers talaga, guys. Please, walang maitutulong yan sa isang tao na umaangat na or tawag dito, inyong pababagsakin dahil medyo na sumisikat konti-konti, walang makakatulong guys yung mga pagbabash nyo sa isang taong nangangarap. Okay? Walang magagawa.
Walang makitutulong po yan. Kung sa inyo, mga bashers, nagiging masaya kayo kasi sinisira niyo ang buhay ng ibang tao, pero po, sa Panginoon, hindi po kayo makakaligtas pag kayo'y nawala sa mundo. Okay? Kaya ang mga masasabi ko lang, please, iwasan na po natin na mag-bash. Yung mga haters, iwasan natin. Magmahalan na lang po tayo. Mas magiging masaya pa. Diba? Ang mundo. Okay? Yun lang masabi ko. At kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, ito po, UJTV. Okay? At click nyo rin po yung subscribe button and bell button para lagi kang updated po sa aking mga reaction videos at yun sa aking ding mga live reaction videos. Okay? Yun lang masabi ko sa inyo. God bless po. Bye-bye!